All right. So good afternoon, everyone. Okay, yana. Okay. So, ngayon. So, simulan na natin. Okay, ready na ba kayo? Comment below kung kayo ay ready at excited na. Ready na, ready. Ako ready. Ay excited sa bagong ituturo sa inyo ngayon. So, no. Let's go, guys. So, bago ang lahat ulit. Okay, sino ang nag-develop nitong dropshipping na to? Si VIP International. Ang ibig sabihin po ng VIP ay value in partnership. Okay? So, ang value in partnership is an e-commerce solution company. Okay? At isa yan sa dinevelop ng VIP ay ang dropshipping business. At ito hindi lang basta-basta dropshipping, ito ay multi-dimensional dropshipping. O, di ba? Ito ang solution para sa mga taong katulad ni VP Baby Forio Paredes na walang alam sa technology. O, di ba? Na ngayon ay alam niya na itong dropshipping ng VIP. O, di ba? Ngayon, so ang mission ng VIP is helping people doing online business simple and profitable. Okay, mm-hmm. Kaya ang testing ground talaga namin dito ay si VP Baby Forio Paredes. So pag naging simple para sa kanya, simple na para sa lahat. Correct. We're talking about online, guys. Okay? So ngayon, okay, ano ang maganda sa dropshipping? Ano ba? Diba? Hindi mo na kailangan ng warehouse. Ayun. Kaya gusto nila mag-dropshipping. Ah, okay. Number two, hindi na kailangan mamuhunan sa mga products. Ayun. Diba? Malaking tulong yun, ha? Napakalaki. Actually, yung warehouse itself, kung mahal marami yan, kang ilalagay na products, magkano rent mo dyan? Hindi, kasi kung lilima lang naman ang product mo, paano kakikita ng malaki dyan? Correct, hindi dropshipping yun. Drop lang yun. Drop. Ay, halimbawa kung traditional tayo, ha? Kung traditional tayo na magninegosyo ka, warehouse pa lang, magkano na? Tama? Magkano rental niyan? Eh, paano yung capital mo pa sa product? Eh, halimbawa, plano mo magbenta ng cellphone. Magkano cellphone, guys? Doon pala kung sa puhunan mo, boy! Eh, paano kung hindi binili ka agad dyan? Ay, nako. Meron kang 20. Ay, Diyos mio, Marimar. Okay. Stock ang produkto mo. Ibigay mo sa lahat ng mga anak mo. Kaya, di ba? Kung sino man ang naka-invento ng dropshipping na grabe. To, thank you. I bless you. Yes, no? Kung sino ka man, 2006 na nagawa ang dropshipping, no? I bless you dahil sa'yo, ang daming taong kumikita ngayon dahil sa concept mo. Galing, okay, galing. Kung sino ka man, di pa kita nakikilala, pero sa future, makikilala kita. Yes, kasi of tatanungin course. Mo kung ano yung multi-dimensional dropshipping. Siya naman magtatanong. Bakit yung sobrang pinaganda yan? Kasi nandun pa rin naman yung dropshipping. Mm-hmm. Eh. Nadagdagan lang natin ng multi-dimensional. Mm-hmm. Kaya hahanapin mo rin ako niyan balang araw. Pero this time, gusto namin magpasalamat sa'yo dahil maraming tao sa buong mundo ang natulungan mo at nabigyan mo ng opportunity. Mm-hmm. Okay? At buti na lang ang Pilipinas hindi nahuli. Pero actually, day one pa lang sa September 19, ang multi-dimensional dropshipping. Ay, grabe. 2020. Grabe. Diba? Na-invento ang multi-dimensional dropshipping. Ayun. Kung ang dropshipping ay 2006, ang multi-dimensional dropshipping, 2020, September. Ay, hindi. 2020, 2020. Ay, grabe ha. Alright. Grabe at saka yan. Galing sa Pilipinas. Yes, dapat pa tayo. Utak ng Pilipino. Oo, dapat tayo dyan, di ba? Alright. Oh. And because of that, even mga foreigner ngayon, talagang dami sa idea natin. Kaya nga ang dami nagjo-join sa ating mga foreigner na, can you imagine, isa sa pinakamaraming tao ha sa buong mundo is, pangalawa to, India. Grabe, ayan imagine na. Imagine mo sabi niya, magna number one. Ang VIP, once na kami ay nag-start na dito sa India. So, ibig sabihin, sa buong VIP, sila rin number one, yung India. Lumalabas, oo. Ay, nako, Pilipinas. Eh, kahit anong talo natin, no? 100 million lang tayo, 1 billion sila, boy. Sabagay. Parang, ano eh, parang 10% lang tayo nila eh. Correct. Pero at least, na-embrace nila yung idea natin. Yes, thank you sa India, no? And ang kagandahan dito sa Amerika, mga foreigner doon, no, na sanay na sa dropshipping, they're excited na rin. At France, torch no, parade. Sa France, mga foreigner dyan, ka-meeting namin at mag-second meeting na kami para ma-open na rin yung dropshipping sa ano sa France. Mm-hmm. No, sila mismo, mga lokal ha, mga foreigner. So, ibig sabihin guys, di ba, dapat maging proud kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, yes. Na this time,
tayo ang nag-imbento nito. Come on! Diba? Ay, naku naman. Diyos mayo marimar. Mercedes. Balik tayo. Talon-talon. Okay, okay, game. So ano yan ha? Ano ang dropshipping? Okay, hindi mo kailangan ng warehouse. Hindi mo kailangan ng puhunan para sa mga produkto. At ang pinaka-the best sa lahat, supplier na ang bahala sa deliver ng mga products mo. Grabe. Diyos ko, lahat ang sakit sa ulo. Wala ka na, boy. Grabe. Diba? Kaya nga lahat gusto ang dropshipping. Correct. Oh, di ba? So ngayon ganito, ito po yung traditional dropshipping. Okay. Bakit? Bakit yung mga tao nagustuhan nila ang dropshipping? Oh, ito po yung traditional. Hmm. Sa traditional po, pwede kang mag-markup ng 30 to 50%. Okay? Kasi solo ka lang naman diyan. Tama? Mm-hmm. Okay. So ito papaintindi ko sa inyo na bakit? Bakit yung iba nahihirapan na sa dropshipping? Mm-hmm. Okay? Nahihirapan at paliit ng paliit na yung income nila. Mm-hmm. Okay? You know why? Bakit? Okay, kasi ganito yan. Okay, kasi lahat naghahanap ng winning products. Mm-hmm. So kung lahat ay naghahanap ng winning products, for sure, yung paninda mo sa store mo at paninda sa store niya, pareho kayo ng laman. What? Ganun lang yon. So saan kayo maglalaban? Presyo. Yan. Tama? So anong gagawin? Paliliitin mo yung presyo mo. Ibababa mo. Mm-hmm. Kung binaba mo, bababa ko rin. Kung pumantay tayo ulit, ibababa mo ulit. Ah, okay. Eh, kasi pare-pero lang naman tayo ng laman. Aww. Tama? So kaya nga, yan yung nagkakaroon ng, anong tawag ito? Price war. Mm-hmm. Sa dropshipping. Mm-hmm. Eh, diba? So ngayon, ngayong araw na to, papaintindi ko sa inyo guys. Ayun. No? Kasi baka sabihin nila, eh, ang kita namin dito sa dropshipping ko ay 30 to 50%. Ayun. Oh, 'di ba? Pwede naman 'yon, wala naman problema. Okay, makinig tayo ngayon. Okay, so ngayon ganito. Listen. Okay? So, pag may bumili sa store mo, kung ang markup margin mo ay 30 to 50%, o di yun ang kita mo, ganun lang yon. Okay, so, ngayon, ang problema lang sa traditional dropshipping, okay, ang problema po dyan, yung mga customer mo ay hindi sila mag-i-invite para sa'yo. Di ba? Wala, hindi sila mag-i-invite para sa'yo. Di ba? Kasi, ano naman eh, wala namang ganyang klaseng sistema sa traditional na dropshipping eh. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin, sarili mong effort ang pagpaparabi ng customer. Oh, 'yun po ang traditional dropshipping. Okay? So, now. So, babalik tayo dito sa ano. So, 'di ba, ang pwede mong maging markup dito ay 30 to 50%. O sabihin na lang natin, 30% muna tayo. Okay. Ito po yung sa AliExpress. Yan. Okay. Pakita. Magandang topic to guys. Okay. So, ganito po. Pag dropshipper ka po, ganito po ang magiging presyo niyan. Kasi ang original price niyan is $29. Okay. $29. Now, so, ngayon, ito po ang presyo. Sabihin natin na ang presyo ng dropshippers, okay? Dropshippers price, ayan yung ibibigay sa'yo ni Alibaba or AliExpress. Sabihin natin $17 times 1.3. Ibig sabihin, para sa 30% na margin, na patong, no? Mm-hmm. So, times 1.3, buti na lang, nag-aral ako ng math, Diyos ko. Times 1.3% equals 22.1. Yun po ang presyo ng produkto mo. Okay. Tama? Pero wag mong kalimutan, kung sa Pilipinas siya nidi-deliver from China, ang delivery niya 65. Okay. Okay? So, ngayon, yan yun po ang presyo ng pandemic ngayon. Okay? Tumaas ang presyo ng delivery dahil sa pandemic. Okay? So, ngayon, ano ibig sabihin lang yan? Diba? So, ang magiging total price ng yung damit na yan is 87.17 kasama na po ang delivery. Mm-hmm. Tama? Okay. So, ibig sabihin, pag may bumili dyan, okay, ang kita mo dyan is $5 ang margin mo. Mm-hmm. Lumalabas, okay? Kasi 30%. Ngayon, times natin sa 50 pesos na lang ha, para eksaktuhan tayo. So, 250 pesos ang kita mo dyan mm-hmm. sa produkto na yan. Okay? Malinaw? Tandaan nyo yan ha, 250 ang naging margin mo, okay? Dahil 30%, binase mo sa 30%. Mm-hmm. Okay? So, ibig sabihin, kung maraming bumili sa'yo, okay? Tandaan mo ha, pag traditional dropshipping, lahat po yan ay direct
customer. Hanggang doon ka lang. Uh-huh. Yung mga customer mo, hindi ka nila tutulungan i-promote yung negosyo mo kasi customer nga sila, wala silang pakinabang sa'yo. Okay. Tama? Okay, so kung gaano lang karami yung customer mo, yun lang yung potential na buyer at hindi pa lahat yun bibili. Okay? Kasi mag-i-scout pa yan sa iba. O, ganun lang kasimple yun. O, sabi natin may bumili, may kita ka na 250. Okay? Yan po yung naging margin mo. O, ganyan po yan yung mga computation nila. Okay? Now, so, ganito po, ito naman po, hindi to sa hindi ko natanggal yung traditional, no? So, but anyway, ito yung sa VIP. Okay? So, sabihin natin na dahil multidimensional po tayo, okay? Tatapusin ko lang muna to guys. Okay, sabihin natin, okay, may na-invite ka. Tapos, eh syempre, yan po sa multidimensional, yung customer mo, pwedeng mag-activate ng dropshipping store niya. Okay? So, tapos niyan, pag na-activate yung dropshipping store niya, pwede na rin siya magpa-sign up ng customer at yung customer niya, magkakaroon din ng dropshipping store and so on and so forth. Halimbawa, hanggang 10 yan. Kukunin natin hanggang 10 kasi ang VIP po, ang pinaka-maximum level natin is 10th level. Ito po yung VIP account. Okay? Mm-hmm. Pwede kang kumita sa dropshipping hanggang 10th level okay. na customer or mga dropshipper. Okay? So ngayon ganito, ang ano ibig sabihin niyan guys? Lahat ng mga member mo ay may mga kanya-kanyang store na rin. Okay? Kasi nag-activate na sila ng dropshipping store nila. Ngayon, sabihin natin sa pinakadulo, merong, oh okay, ang markup lang natin ay 100 pesos ha. Ganito po ang formula natin. Ang markup po natin ay 100 pesos. I-divide po natin yan sa 10th level. So lumalabas yan is 10 pesos ang kita mo. Okay? Ngayon ganito guys ang kagandahan. Sabihin natin hindi sa store mo bumili. Doon sa member mo, sa ika-10th level ng member mo, doon bumili yung customer. Okay? Kasi may customer siya, yung ika-10th level, doon bumili nung damit. Okay? Ngayon, they, ano yan, may budget yan na 100 pesos, so 10 pesos, di ba? So may kita siya na 10 pesos. Okay? Pagkatapos, itong nag-invite sa kanya, may kita rin na 10 pesos. Ito, may kita rin na 10 pesos. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O, di ba? Hanggang sa pinakataas. So 10 lahat po yan. O, nakita nyo? Okay, so ibig sabihin, kahit dun sa pinakadulong store, okay, na member mo bumili, may kita lahat ng nasa taas na 10. Okay, gets? O, ganong kalupit. Isang buyer pa lang po yan, ha? Isang buyer pa lang po yan. So, ano yung, nakita nyo na ang power? Okay, ang power ng, ano, ng multidimensional dropshipping store? Kasi, imaginein mo kung ano yung lakas ng solo na store, nag-iisang store, sa 10 na tindahan. Tama? Sino ang mas powerful? Okay? Solo na store o 10 tindahan? O, dito, di ba? Dito kasi, nag-start ka sa isa, ikaw. Pag nag-invite ka, di ba? Pag nag-invite ka, yung in-invite mo, mag-activate din siya ng store. So, lumalabas, nagkaroon ka ng store extension. Tama? Ibig sabihin, kung ano yung benta ng store niya, may kita ka. Okay, gets? O, ganun po yon. Tapos siya naman, nakapag-invite din siya ng customer, tapos na-convert na magtayo ng, mag-activate ng dropshipping store, ibig sabihin, may kita siya doon at may kita ka rin doon. Hanggang 10th level kung ikaw ay VIP account. O, diba? Kung ikaw naman ay platinum hanggang 8th level. Kung ikaw naman ay gold hanggang 5th level. Okay? So, now. So, ibig sabihin, doon pa lang i-compare mo na yung mas may potential na pwede kang kumita ng mas malaki. Isang tindahan lang o nagmumultiply yung tindahan mo na kahit nasa pinakadulo, prospect na yan ang prospect mo yung bumili, may kita ka pa rin. Kasi lahat yan ay namumonitor ng system natin kung ano yung mga konektado na mga stores at yun ang dadaanan ng income. O, di ba? Maliit yan, pero mas malaki. So, ang goal pa natin dito, hindi natin kailangan magtaas pa masyado ng margin. Tama? Dahil sa labas, tataasan nila ang margin dahil solong store lang sila eh. At kumikita lang sila sa direct na customer. Eh, tataasan talaga nila yung margin. Ang problema, tatalunin natin sila dahil sa presyo, mas mababa tayo.
Tama? So, eh, isa lang naman ang source ng lahat ng yan, eh, di ba? Si AliExpress. Tama? Okay. So, nakita nyo naman, doon pinapakita kung ano, magkano yung delivery, nandun na lahat. Di ba? Ganon din ang gagawin nila. Tama? Okay. So, ganon po ang bottom line dyan. So, anong mas malakas? Solo na store o mas maraming store? Tama? So, kung titignan mo sa marketing, sino ang mas matindi mag-promote, magparami ng tao? Nag-iisa ka o marami kang kasama dahil lahat yan ay connected sa'yo, sabay-sabay kayo nagpo-promote? Sino mas maraming customer? Oh, yun ang isipin mo. Di ba? Sino ang mas masaya? Solo ka lang o marami kang kasama? Marami! Oh, di ba? Yan yung mga tatanungin mo sa sarili mo. Oh, kaya nga, marami, kaya nga, di ba, napapansin na tayo kasi naka-invento tayo ng ganitong klaseng dropshipping. Di ba? Na multi-dimensional dropshipping. Yun! Eh, paano? Meron tayong product na kaya nating maglagay ng margin na 200 pesos na markup. Di ba? So, eh ngayon, divided by 10, 20 pesos yun. Kada isa. Hanggang 10th level po yun. Tama? Eh, paano kung 500 ang margin natin? Tama? Ayun. Yung kita natin. O, divided by 10, 50 pesos ang isa nun. Oy. Tama? O, sa cellphone, pwede tayong mag-margin dyan ng 500 pesos. Pwede. To 1,000 pesos. Aba. Tama. Imaginin mo yon. Okay? So, ibig sabihin, ang ibig sabihin ng guys is, ang bottom line ng dito, no, pinapakita natin dito, ano ang mas powerful? Ayun. Nag-iisa ka na tindahan, na dropshipper, o nagmumultiply yung tindahan mo pababa? Ayun. At lahat ng tindahan na yan, kung ano man yung level na sakop mo, no, lahat yon may kita ka kahit dun bumili sa store nila. Oo, di ba? Malupet. Isipin mo yon. So, that's the bottom line. Yun yung pagkakaiba niyan. Okay, nagets? Yes, no, come on. Ganun po yun. Ibig sabihin, ang goal natin lagi dito, hindi natin tataasan yung markup. Kasi dito, volume kasi yung ano mo dito eh. Yung parang sa dinami-dami ng store yan pailalim. Ayun tama? Na. Ay talagang hindi kayang habulin yung income mo ng mga traditional dropshipper. Kasi nga, solo lang siya. Tama. Ikaw nagmumultiply ka. Ano? O, diba? So, yan yung ini-explain ko lagi. Kung ikaw ay meron ka lang isang sari-sari store na 1,000 lang pesos, 1,000 pesos ang kita mo, compare sa isa na meron siyang 500 na sari-sari store, ayun na ganun na. Din, 1,000 din ang kita kada store. Tama? So, 500,000 siya every month. Ikaw, 1,000. Nakita mo yung pagkakaiba ng isang store saka sa maraming store? Yeah. Yun po yun. Ganun lang po ang explanation doon. Pero ang pagkakaiba sa traditional na sari-sari store, no? Magpupuhunan ka nun kada store. Yun. Ay, dito hindi ka mamumuhunan. Ang pupuhunan mo lang yung sarili mo. Aba. Tama? Yung nag-join sa'yo, siyang mamumuhunan sa store niya. Pero may commission ka doon. Oh, diba? Kasi nga, ganun po yung sistema natin. Aba. Okay? So, ganun ka-powerful yung pag nagsasama-sama lahat. Ayun. Okay? At isabay-sabay na nagpo-promote. Kesa solo ka, di ba ang lungkot? Imagine mo pag mag-isa ka, parang ang lungkot, ang baba ng energy mo kasi mag-isa ka lang. Ay, lalo pag nilaunch ni VIP na to, imaginein mo, ilan ang magkakasama-sama? Ayun. Right now, ang bubuksan natin na store sa numbers natin, mga 10,000 na, wala pa yung launching. Ano? Oh, mga 10,000 na yan ha, 10,000 plus at malapit na tayo mag 11,000, 12,000. Bago to mag-launching, nasa 20,000 na store ang bubuksan natin. Sabay-sabay yan. Aba! Imagine mo yung 20,000 na yan. Sabay-sabay mag Pilipinas pa lang to ha. Pilipinas pa lang to. Sabay-sabay magpo-posting yan. Aba. Tama? Eh paano pa yung nasa India? Paano pa yung nasa France? Ayun na. Okay, paano pa yung nasa America? America. 'Di ba? Paano pa 'yung nasa Egypt? Nasa Dubai. 'Di ba? Sabay-sabay yan na magpo-post sa Italy. Okay, sa Hong Kong, sa Singapore. Oh, 'di ba? Sa Taiwan. Oh, may mga nakaposisyon na tayo ng mga kababayan natin diyan. Tama? So sabay-sabay yan na mag sa Poland, sa Russia. Oh, 'di ba? So ganun po 'yon. Sabay-sabay po 'yan. Okay? So can you imagine, 'di ba? Tapos nadadagdagan yan. Okay, at marami pa kaming sasabihing sobrang
very surprised na announcement talaga sa launching. Yon. O, diba? Hindi pa natin sinasabi lahat dito. Kasi ay, hindi pa syempre, launching. Hindi pa nga. Eh, pag narinig pa nila yon, Diyos ko, lahat ng atin sa launching, grabe. Sabihin na lang, buti na lang, umattend kami. Yan! Lalo yung mga exciting! Lalo yung mga first-timer, Diyos ko, kikiligin talaga sila at magpapasalamat talaga sila sa'yo dahil na-invite mo siya. Mismo! Noong launching natin. Aha! Kasi may malaki kaming surprise sa mga first-timer. Gusto ko ma-surprise. Yung hindi pa nakaposisyon. Di ba? Aba! Oo. Aba! Matindi yon. Ay, nako. Oo, kaya sabi niya talaga, exciting, uy, thank yun, you ah. Talaga, buti na lang sinabihan mo ako. Kaya nga, grabe, after ng launching, times 20, times 30, ang dami ng tao. Ah. Di nga totoo, talagang grabe tong magiging strategy na gagawin natin sa marketing. Mm. Okay, talagang ang bilis nito kumalat sa ayun buong na mundo. Yun na. Grabe. Okay, talagang thank you ulit dun sa nag-imbento ng dropshipping. Yo, okay, thank you. Antindi nitong opportunity na to, sobra, sobra talaga. At buti na lang, nandito sa VIP ay naka-imbento ng bagong dropshipping. Ito yung multi-dimensional dropshipping. Anong gusto mo? Solo na store o dumadami yung store mo? Nagbumultiply yung store mo. Anong gusto mas mo? Mas gusto ko yung dumadami. Diba? Oh, kahit yung store mo, walang benta, ay, pero yung sa ilalim, may benta, may kita ka. Aba! Oh, nakuha mo, ganun po yun. Ay, nako. Oh, okay, next tayo, diba? Ang ganda-ganda. Okay.